tinatawag ang aking isang. Okay. Dito. Asa na si Ma'am? Ano? Andito ba si Ma'am? Ma'am si Adelpa, Manager Adelpa, pwede po tayong mag-lead ng prayer. Pero po kami maka-request. Sige po. Yes? Yeah, sige po. Thank you, Ma'am Adelpa. Okay, ating muna pong ang presensya ni God ay tayo po ay mananalangin bago po tayo magsimula. Okay. Okay. Oh, good evening, good morning, good day sa ating lahat. I will request everybody to bow our heads and invoke the Holy Spirit to be with us today. Lord God, we ask you to outpour in us the Holy Spirit so that each one of us will be given the wisdom, the knowledge to understand this opportunity, Lord God. Because we know, Lord, that there's a purpose of each one of us who came to this opportunity. We thank you for our 01, Sir Eddie, for believing in this company and sharing it with everyone. We ask you, Lord, to bless all our devices, the internet services, that everything will be in order that hindi ho kami mawalan ng internet, lalo na po sa mga kasamahan namin sa Pilipinas lang po. We also invite the intercession of our Blessed Mother Mary that to be with us, to protect us from any kind of negativity. And also, Lord God, for each one of us here in this webinar, that we all be blessed and all our families, wherever they may be. Protect us from all the pandemic and from all the negativity in this world. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Mother Radalpa. Thank you po, sir. Okay. Ayun. So, ayan po. Pakilala ko na po ang ating speaker, ano? Ayan. Bali po ay siya po ay nagtapos sa ng high school sa paaralan po ng Baluyot National High School sa Pangasinan. So siya po ay taga Pangasinan year 2000 ano. So and then after that po siya po ay nagtrabaho na kaagad. Okay. So siya po ay naka 5 years po sa URC Cavite. Okay po. And then after that siya po rin ay nagtrabaho. So kung mapapansin niyo po talaga ang ating pong speaker ngayon ay ika nga ay siguro ay talaga pong sa experience pa lang ay napakarami na po niya naging experience ano. So itong business na pong ito ay talaga pong ika nga ay isa na rin pong talagang opportunity para sa kanya. Okay. So siya po ay nagtrabaho din sa SMY Cavite and then siya po ay ika nga ay nang ibang bansa. Ayun. So siya po ay napapunta sa bansang Saudi Arabia, diyan sa Jeddah po yan, sa Jeddah. Yan kung hindi po ako nagano. So, and that, sa doon, ang una po niya naging trabaho sa Jeddah ay siya po ay isang utility. Ayun. So, nung po siya ay, habang siya ay utility, so, siyempre, sabi nga niya, siguro nagle-level up, ano, nagra-ranking, siya po ay naging forklift operator. Ayan. Mamaya po, titingnan natin kung siya po ba ay isang kontento sa pagle-level up ng kanyang trabaho. Ano, ika nga. Maririnig po natin yan sa kanya. Siya po ay after na siyang naging forklift operator, siya po ay naging checker. And then after naging siyang checker, talaga pong parang gusto niya lahat trabahuhin, ano, naging warehouse clerk. Ayun. And then, bakit siya napapunta dito naging kay Crowd One? Okay, alam po natin na talagang mahiang trabaho ay talagang, can you imagine, bakit niya po pinili ngayon ito? So, ang ating po nga coordinator na po siya, coordinator 1-star, at siyempre malapit na po itong maging coordinator 2-star. Yan. Ang ating pong abang lingkod na napakabait at saka napakagaling na ating speaker, yan, at talaga pong kayo ay walang ikang masasayang na minuto sa taong ito. Kasi po ay talagang at siya ay napakagaling. Ayaw kong sabihin sige, napakalupit. Ayan. Ayan. Okay, sir. Aha. Andali lang po. Okay. Okay. Ano lang po ng ating mic? Please. Okay. Salamat po. Ayun. Yan. Akin po nga pinakikilala sa inyo ang ating po nga speaker for tonight. Ladies and gentlemen, Sir Resty Diaz. Yun.
Ako ay lagi natutuwa kay Ma'am Maricel pagka yung sa introduction pa lang, panalo-panalo na. Kaya naman tayo happy, ano, gising tayo lahat. Gising, yan, okay? Sir ako Doctor! Talaga, so, yun po, muli po, ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng inyong oras sa mga guests po natin na ano, naglaan ng inyong oras. Yan. So, allow me to share my screen. Yeah. Yes, sir. You may. Sandali lang, sir. I-mute ko lang po natin lahat, ha? Para habang ikinagsishare, akin pong ina-assist ang atin. Okay po. Okay? And then, paki-unmute mo na lang. Okay, sir. Ayan. Malinaw naman po, ma'am, ang aking, ano? Ang aking clear, boses. Sir. Ang inyong pong voice, clear. Dag nyo pa bakit? Po si Martin Yebera. Bakit na-andito sa ano? Nagbabinary na tayo. Hindi, iba po yung nabuksan ko. Yep, medyo na. Ano yun, ma'am? Yung strategy yun, structure strategy yun. Yes, ang lupit hindi talaga. Hindi ko pa natatapos. Aras ang engineer, ah. Ayun. Okay. Yan. Yan, so muli po. Ako po muna yung magpapakilala. Tulad po niyang sabi ni Ma'am Maricel, ako po si Coach Resty at ako po yung tagapanglasinan niyan. So, bago ko po umpisahan yung ating ikangay business presentation, bago ko po ipakilala ang ating company, ang ating business na ating na akiilalatag, ay ako po muna ang magpapakilala sa inyo. Kumbaga, yung lubos-lubosin na natin para lubusan yung makilala ko at nang lubusan nyo rin makilala kung ano yung business na aming ino-offer sa inyo. Yan. So, babalik lang tayo ng kapiraso sa aking talata ng buhay. Yan. So, ako po ay dating magsasaka. Yan. Kung alam nyo, ang tawag dyan po ay isang kuliglig. So, sa hirap ng buhay, lahat po tayo dito ay may kanya-kanya mga dinanas na hirap sa buhay. So, ito po, proud to say na ito ang aking pinanggalingan na kumbaga ay dito nahubog yung aking pagkatao, yung aking talento, yung aking physical na lakas, pang mental na kaisipan, dito po lahat 'yan sa pagiging ano kumbaga, sa dinanas ko na hirap, doon ako naging malakas. Alam niyo ho ba 'yon? So sa lahat ng bagay na ating dinaranas, eh wag po nating kumbaga sabihin na grabe naman, napakahirap naman ito. Huwag po natin sabihin na gano'n. Ang isipin po natin ay ito ay isa lamang sa mga pagsubok o dapat natin nalagpasan para tayo ay mas lalong kumbaga yung magtuloy-tuloy sa buhay at dumiretso at para makuha natin kung ano yung nating gustong marating sa buhay. Yan. So yan, dati po kami may palaisdaan din po kami dati. So around 8.7 hectares po yan pagmamayari ng aming angkan. So 8 po silang magkakapatid. Yan. Kaya hati-hati sila diyan yung 8.7 hectares na yan. Yung total noon ay yung isang hektarya lang sa tatay ko doon. Yun nga lang ang pagka nag-harvest kami, binibigyan lang ng 20% yung kanyang mga kapatid ng aking mga tiyuhin pag kami nag-harvest ng isa. Sa ngayon po ay wala na po. Nasunog po kasi. Hindi po, wala na po, pinaghati-hati na po yan. Kaya ngayon po yung aming palisdaan ng tatay ko rin po ay nasangla. Kaya yun din ang isa ko na gustong tubusin para ano, gawing isang palakasin at gawing isang business. Yan. And then natuto rin ako mag-welding. Yan. Sa kumbaga yung sa lahat na ng bagay pinapasok ko na. Marunong din ako mag ano electrical wiring sa bahay. Yan, natutunan ko rin 'yan. And then nag-construction din ako, napasok ko rin po 'yan. Ilang taon din po ako nakikipag-ani din ako ng mais, nagti-tracer kami. Kung alam niyo sa probinsya ng Pangasinan, napakalawak po ng ano, ng maisan diyan, palayan, sibuyasan, 'yan oh. Nakipag-ani rin ako ng sibuyasan. ₱7 per plot diyan dati ang bayad diyan. So yung isang plot, bago mo matapos 'yan, siguro around mga 20 minutes matatapos mo siya. Babulutin mo yung sibuyas, tatanggalin mo ng dahon, ilalagay mo sa buriki, tatanggalin mo ng ano, yung ugat. Ganun kaya hirap yung pag-aano ng sibuyas. And then natuto akong ano, naging mason din ako, naging karpentero din ako, natuto rin ako magmekaniko ng motor, at saka natuto rin ako umayos ng mga appliances. So kung pansinin niyo mga kaibigan, okay? Lahat ng ito ng aking naging karanasan yung aking mga natutunan sa buhay, lahat ng bagay na ito ay proud to say na grabe, ang laki na naitulong ito sa akin. Alam niyo ho ba bakit? Kasi ho, saan mang lugar ako mapunta,
pagka merong akong napupunta na bagay tapos may nakakausap ako na tao na may gitong problema, sabi ko, like, problema ko sana itong pintuan, hindi magawa-gawa, ay wala pa yung ano. Eh, akin na ako nung gagawa. Asa ba tools mo? Kung mga tipo, may upor mo na kagad sarili mo with free of chance yun, ha? Walang ano, walang, wala akong sinisingil na labor doon. Pagka yung halimbawa, napadalaw ako, tapos na sira yung electric pan, ayaw malang umikit yung pala, langis lang pala ang kailangan. Eh, syempre, lalo na pagka yung mga taong bahay lang talaga, eh, yung alayaw yung tipong lumaki lang talaga sa loob ng bahay, hindi ka tulad ko na talagang halos nalilibot ko yung Pangasinan, kakahanap ng pera, kakahanap ng trabaho, to inaral ko lahat yung pwedeng pagkakitaan. Ayan. So ngayon po, yan po lahat ng bagay na yan, yung mga talento na yan, yung aking mga natuklasan na yan, ay nabuo yan sa bayan ng Bayambang, okay? Probinsya ng Pangasinan. So ako po ay crowdweight at Baluyut National High School. Yan, taon 2000. So high school graduate po ako ngayon. Hindi na po ako nakatutong ng kolehiyo. So bagkos hindi ko hinahamak ang akin sarili, pero hindi ako nakontento. Bakit to? Ay, kung high school graduate man ako, pero yung talentong aking natutunan, yung mga bagay na aking kayang gawin, ay malayo ang maaabot noon. So, yun po. At sa kung bakay pag-discovery ko, more sa aking talento, more sa aking abilidad, okay po? Ngayon ho, ay marami akong naging kaibigan, marami akong nakikilala, so marami akong natutulungan, marami akong natututunan sa sa bawat tao na akin nakikilala. Yan, so ngayon po ito yung aking unang kumpanya, Universal Rubina Corporation. Jack and Jill, mga Max, nandiyan Sito, okay? Yan po yung ginagawa diyan. So una po nag-utility ako diyan. Kasi nga po high school graduate ka, hindi po pwede na high school graduate ka supervisor ka kagad. Di ba? Para na mga para palakasang version niyo na. Ngayon, na-promote ako bilang isang forklift operator. Yan. So, bilang isang high school graduate, galing sa utility, na-promote ako sa pagiging paka-elamero ko. Lagi ako nakikita ng aking supervisor na na sumasampa sa forklift. Nako po, sasabihin na naman sa akin, pagagalitan na naman ako, nasampa ka na sa... Ay, siya! Ikaw ay kumuha ng lisensya at ikaw ay gagawin ko ng forklift operator. Ako naman si Tua. Naging forklift operator ako. So, inabot na po ako ng 5 taon po dyan. And then, tumagal yung taon, nung inabot ako ng 5 taon dyan, na nga po, napansin ko po, yung aking kinikita, hindi na pala sapat. Binata pa ako niya na. Wala pa po akong, wala rin girlfriend. Oh, that time, wala rin akong girlfriend that time. So, napunta ako ng San Miguel Yamamura Corporation. Yan. So, naging forklift operator din na po. And then, napromote ako bilang isang checker. Yan. Taga-receive na ng mga item. So, after 2 years, napromote again bilang checker. At saka, napunta ako. 5 taon din ako inabot dyan. Ha. Napunta ako ngayon dito sa Saudi Arabia. So, nagkaroon ng opportunity. Nag-take ako ng risk para subukan yung aking kapalaran sa ibang bayan. So yan po. So sa pagiging isang OFW, siguro sa mga bisita natin na nandito sa loob ng webinar na ito. So saludo po ako sa lahat ng OFW. Alam niyo ba kung bakit? Ay grabe naman. Sabi ng ibang tao, yung mga nandito sa Pilipinas na hindi pa nakakaranas maging isang OFW, sasabihin nila, swerte ka kasi nasa ibang bansa ka. Abay, kapatid, sa mga po hindi pa nakakaranas ng pagiging isang OFW, maswerte at saka hindi. Yun po ang masakit na katotohanan. Bakit hindi? Kasi po untimano, luluwas ka na ang ibang bansa nang iiwanan mo ang mahal mo sa buhay dito sa Pilipinas. Lalayo ka sa mahal mo sa buhay. Gaano katinding yun? Gaano kalupit na sakripisyo ang gagawin mo? Gaano kabigat na sakripisyo ang gagawin mo? Iwanan ang iyong mahal sa buhay, pamilya mo, para lang kumita ng pera dito sa ibang bansa. Diba? So ngayon po, ako po ay nandito sa Pilipinas. Proud to say na pangalawang bakasyon ko na ngayon. So inabot din po ako ng 5 years dito. Sa ngayon po, ako po ay isang clerk na. Okay? So napunta ako sa Saudi Arabia bilang isang forklift operator ulit. Napromote bilang checker and then napromote again bilang isang clerk. So soon, baka pagka umalis yung aking team leader, magiging team leader na po ako. Yan. Ngayon, 15 years being an employee, but until now, I don't have savings. Yan po.
15 taon akong empleyado, pero ano ba ang naipundar ko sa nakapundar ako ng motor dati nung ako'y nasa San Miguel. Pero naibenta ko rin. Bakit to? Kasi nung nag-abroad ako. Bahay, sariling bahay, wala rin. Kasi itong bahay na aking kinakalalagyan ngayon ay hindi ko rin po sariling bahay ito. Although, na tumulong ako na mabayaran yung ano nito, yung monthly bills nito. Pero yung sasabihin natin yung mismong nakapangalan sa akin, wala pa po. Ayan. So, naisipan ko noong ako yung nag-abroad, doon ko na inumpisahan mag-invest ng mga ari-arian. So, sinubukan kong bumili ng lupa, bakanting lote, and then sa awa ng Diyos ay sa ngayon po ay dire-diretso pa rin po yung ano, butit hindi ako nakabitaw doon kasi napakahirap po talaga pagka ikaw ay nag-OFW tapos napupunta lang sa, parang yung nag-forgood ka bilang sa OFW tapos pagbalik mo ng Pilipinas wala ka man lang kahit ng negosyo, wala ka man lang kahit na yung nabili na sariling bahay, di ba? Yun. Pero ang maganda, naibibigay natin yung ano, yung pagkain na gusto ng ating anak, yung mga gusto nilang mabili, naibibigay natin kahit papaano. Yan. So ngayon po, muli po, salamat po sa inyong lahat. Yan, sa oras na inyong inilaan para kayo po ay makapakinig, okay, sa Crowd1 Business Presentation. So welcome, we are so glad that you are here in Crowd1. So lagi ko po yan sinasabi ha, sa tuwing ako po ay nagpe-present. So lagi po ako nagpapasalamat sa inyong oras. Yan. So ngayon po, just sit back, okay? Relax and enjoy. So tignan nyo lang din po kung ano yung kayang gawin noong kumpanya na ibigay sa inyo, kung ano yung magiging benepisyo o ano ba yung mga benepisyo na inyong mapapakinabangan dito, o ano ba yung kayang makukuha nyo rito. Yan. So pag nagustuhan nyo po, sige, pagtutulungan po na. Willing po akong ituro sa inyo lahat ng aking nalalaman at lahat ng aking sampu ng aking kasamahan dito, ay willing po kaming tulungan kayo. Pag hindi naman po, wala pong problema. Magkaibigan tayo at magkaibigan pa rin kayo nag-invite sa inyo. Okay po? So, huwag nyo pong ano, basta magustuhan nyo man o hindi, wala pong problema. Wala pong nawala sa atin dito. Okay po? Ayan. So, stay at home and work online. So, dito po ang gagawin natin dito, digital marketing po tayo, promotion. We promote product and services and then you earn. Ganun po kadali. Okay po? Ganun lang po kasimple yung ating konteksto. Okay? So, gagamitin natin ang isang digital marketing para tayo ay magkapera. Ano ba ang digital marketing? Paano ba natin mapagkakitaan niya? So, kung mapapansin nyo din, website, email, video viral, blog, so Facebook, YouTube, okay? So, lahat ng social media, okay po? Social media, digital marketing po yan. Okay po? Lahat po ng business na nasa internet, digital marketing po yan. So, kung pansinin nyo, lahat ng business na napupunta sa internet ay kumikita ng billion pa nga po. Yung iba, sa maliliit, 1,000 ha? Okay? Walang 100 na kinikita ang isang business na ano. Na, yung ano lang, yung simple lang, kagaya ng ginagawa ng tao, online business. Kumikita rin siya ng 1,000. O, di ba ho? So, ginagamit ng aking asawa, online reseller po siya, ginagamit niya ang digital platform, digital marketing din po siya. Yan. So, ngayon po, sa ngayon po, we proud to say that we are 26 million worldwide affiliate members na dito sa Crowd1. Yan. Bakit po ba ganun kabilis, 26 million, within a matter of, wala pang 2 years? Di ba ho? Ganun po kabilis. So, ito lang po ang kauna-unahang MLM company na nakapag-break ng record. Number one na po si Crowd1. Trending na po siya. So, wag na po kayo magpahuli. Bakit po ganyan kabilis? Kasi po, anong nangyayari diyan? 600,000, okay? In a matter of 2 days, ang nag-join dito noong January 17. Ito po yung pinakamarami na nag-join. Okay po? Sa loob ng 2 araw ay 600,000 ang bagong affiliate member namin dito. So yun. And then, after 2 days na naman, 132 countries. Within 48 hours, ang nag-join na naman. So, sunod-sunod yung nangyari sa aming company. Kumbaga yung talagang bumubulusok yung pagdami ng tao. Saka talagang, ano ba kasi meron yun? Bakit ba milyon ang nagiging membro niyan? So, sila,
nagiging curious sila sa nangyayari dito. And then nung nakakapakinig sila, abay, nga, kaya naman pala. Eh, malupit pala rin ano, itong kumpanya na inyo. Ayan. So dito, disclaimer lang po mga kapatid kaibigan. Okay, kabayan. Success is determined on an individual basis and it's dependent on a variety of factors including willingness to take action. Ibig sabihin po, yung ating pagiging successful po dito, in short, ay may kusang loob. Okay po. Hindi po na ito nakadepende sa akin na nagsasalita po sa inyong harapan ngayon sa inyong mga sa webinar na ito ngayon o doon sa nag-invite sa inyo o doon sa inyong mga kaibigan, nakadepende po ang pagiging successful natin dito sa gagawin natin na may kusang loob na trabaho. Okay po, magtatrabaho po tayo dito sa umpisa and then sa dulo, hayahay na tayo. Okay po, ganoon po dito. Hindi ito tulad ng isang empleyado na magtrabaho ka sa una hanggang sa mamatay ka, trabaho ka. Okay po, dito trabaho tayo sa una, depende sa trabaho ang gagawin mo. And then, siyempre, makukuha mo yung hayahay na buhay sa trabaho ang gagawin mo rin. Okay po. Ngayon, we are not and we are. Ibig sabihin po, kami po ay hindi namin ginagawa. Kami po ay hindi. Okay? Itong kumpanya natin at yung kami po ay ito. Yeah. So, kami po ay selling an educational okay program including free crowd one rewards. Yung crowd one rewards na yan ay napakahalaga po, ipapaliwanag ko po mamaya kung ano bang kaabang-abang sa crowd one rewards. And then we are a social community platform. We are a social network connecting people to selected merchants to across the world. Yan. So we are using Bitcoin, Ethereum as a alternative payment method. So we are sharing rewards with our affiliate members. Yan. So we are not selling shares. Okay po. But we are sharing, but we are not selling. Okay po. We are not a gambling, investment, lottery, cryptocurrency or forex company. Okay po. We are not offering investment. Hindi ito yung tinatawag natin na yung pagka nag-invest ka ng halimbawa ay 5,000 sa loob ng 3 weeks, magiging 15,000 na yung 5,000 mo. Hindi po. Mamumuhunan ka dito. Okay po? Ngayon, may gagawin tayo, may tatrabahuhin tayo. Ipapaliwanag ko rin mamaya kung paano ba, ano ba ang magiging balik ng puhunan na inyong gagawin dito. Okay po? We are not the Philippine Games. Okay? So, next po tayo ay crowd one yan. So, ano ba si crowd one? Ano ba yung konsepto? Paano ba siya kumikita? Ano yung ginagawa niya? Paano siya nagkakaroon ng pera? Okay? Ano ang ginagawa ni crowd one doon sa kanyang mga affiliate member? Ganito po. Si Crowd1 po ay similar to Uber. Okay po. Sa dito sa Pilipinas parang yung Grab. Okay? Si Uber po kahit na isang taxi wala pong pagmamay-ari niya. At ganoon din si Airbnb na kahit na isang hotel, okay po, wala rin pong mga pagmamay-ari yan. Amazon, wala rin pong sarili lang mga product. Okay po. Number one distributor sa buong mundo, Amazon. Kumikita ng billion a day ang may-ari po niyan. And then dito naman po sa Pilipinas, si Lazada at saka si Shopee. Pero kumikita sila gamit po ang digital platform. Okay? Through internet. Through internet lang po sila ang ginagamit nila. Pero kumikita sila. Ngayon, ganun po ang konsepto ni Crowd1. Okay? Ngayon, ganito po. Yeah, ang mga kumpanya na inyong nakikita ngayon sa inyong screen. Okay po? Tayong mga empleyado. Okay? Ang nakukuha natin dyan. Okay, yung monthly salary. Okay po. Tapos kung may bonus man 'yan dito sa Pilipinas, tinatawag na yung 13 month bonus. Other than that, wala na po. Okay po. Makakakuha tayo ng monthly salary at saka yung 13 month bonus natin. Kasi ebenta natin yung ating oras, okay? Kabalit ng ating serbisyo na gagawin sa mga kumpanya. Kung nasaan man tayong kumpanya ngayon. Tayo ay isang empleyado, okay? Para ipinagbili natin yung ating talento sa kanila. So, ipinagbili natin yung 8 oras sa isang araw sa kanila, babayaran tayo ng karampatang kabayaran doon sa ating kung ano yung talento meron ka. Ganun po yung isang pagiging empleyado. So, binebenta natin yung ating oras sa mga company. Okay po? Ngayon, ang tanong ko po, dito po sa Crowd1, okay? Dito po, ang gagawin mo dito, ipromote mo yung product and services. Magkakaroon ka ng tinatawag na okay monthly salary, okay, tapos 7 klase ng bonus.
Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, saan yung gusto? Okay. Oh, laging empleyado o doon sa meron kang nakukuhang profit share doon sa mga company. Kasi po, kung bakit ko nasabi na nagkakaroon ka ng profit share sa kinikita ng Crowd 1? Kasi po, yung kinikita ni Crowd 1, 80% sa kinikita ng buong mundo ay ibinabalik niya sa affiliate member. Ganun po kalumit yun. 80% yung kanyang nagiging income, ha? Kina Lazada, kina Amazon, okay po? Airbnb, Uber, kahit na anong kumpanya, si Crowd 1 lang po. Crowd 1 lang talaga ang namimigay ng 80% binabalik niya. Profit share po natin yan. Nagkakaroon tayo ng porsyento kasi nagtatrabaho tayo. Okay? Kaya itong si Crowd 1, napaka, iyong Crowd 1, ibig sabihin po yan, napakalalim po yan. Napakaraming ibig sabihin po yan. Isang buong pulutong, isang angkan, isang grupo na iisa ang layunin. Okay? To eliminate poverty. Ganun po. Okay? Ganun ang naging ano nito. Ganun yung nagiging pinaka purpose niya. Kumbaga yung lahat ng may hirap sa buong mundo, hindi lang sa iisang bansa, worldwide, binibigyan ng pagkakataon ni Crowd 1 na makatikim man lang kahit papano ng kaginhawaan sa buhay. Okay po? Kahit na anong MLM company, wala kayong makikita na ganito. Si Crowd 1 lang po. Okay? So ngayon po, okay, natapos na tayo sa konsepto ni Crowd 1. Kung paano ba siya, kung ano ba yung ginagawa niya, paano siya kumikita. Okay? Ngayon, dito naman tayo papasok sa tinatawag natin legalities o legit ba yan? Diba? So dito, mapapansin nyo, Alex Sarang. Yan. So, wala, pagka kayo po pumasok sa site na ito sa inyong Google Chrome, mamaya pipapaliwanan ko po. Makikita niyo po rito, mapapansin niyo diyan, Crowd 1 lagi po ang number 1. Okay po? Para po masaliksik niyo po rin sa inyong sariling pamamaraan, i-type niyo po doon sa inyong Google Chrome, cellphone man o laptop ang inyong gamit, kahit anong gadget yung ano, yung inyong hawak ngayon, basta may as long as mayroon kayo internet, www.businessforhome.org. I-type nyo lang po doon, Crowd 1. Makikita nyo po doon na totoo yung aking sinasabi. Pag wala po si Crowd 1 dyan, ibig sabihin, dalawa lang po yan. Okay? Scam si Crowd 1 or mahinang klase. Kasi pagka mahinang klase, ibig sabihin, wala dyan sa ano, top 100. Okay? Hindi siya makakapasok. Okay po? Ngayon, next po natin, ito yung aming headquarters sa Madrid, Spain po. So, European company po si Crowd 1, ha? And then, yung ating mga company website, crowd1.com, Facebook po natin, meron tayo, YouTube channel, Instagram, Twitter, saka dito nyo mapapansin, napakarami po mga site para alamin nyo yung pagiging legalities ni Crowd 1. Okay po? And then, ito naman yung aming certificate, okay? RAC International Corporate Center. Okay? Ito yung Crowd 1 Network LTD. Okay po, nakabase itong certificate na ito ay nanggaling sa Dubai po 'yan. So ano ba yung RAC na 'yan? Okay po. Yung RAC International na po 'yan, siya po yung responsable, okay po, sa mga nagre-rehistro na mga kumpanya. Okay, para payagan mag-operate international sa iba't ibang panig ng mundo. Okay po. So ibig sabihin po niyan, yung ating kumpanya, si Crowd 1 po ay international. Hindi lang po ay isang bansa ang market niyan. So, mas maganda sa atin. Bakit po? Mas malaki yung ating market. Eh, worldwide tayo. Hindi mas malaki yung ating market. Okay po? Hindi lang nakabase sa Spain o sa Europe or sa Pilipinas yung ating market. Buong, okay po, buong mundo po. Worldwide po tayo. So, itong RAC na ito, malinaw na po tayo dito. Siya po yung responsable sa mga kumpanya na kumukuha ng certificate o yung abiso para mag-operate sila international. Okay? Ngayon po, network. Okay po, Crowd 1 Network consists of millions of highly ambitious members. Okay po, ibig sabihin po niya, network po tayo, leverage. Okay, duplicate, pagpaparami ng sarili, hindi po network. Okay, network po tayo. Ano po yan? Kumbaga, kung ano yung aking ginagawa ngayon, okay po? Kung ano yung aking ginagawa ngayon na pagsasalita dito sa webinar na ito, dapat ay ma-duplicate ko yung aking sarili. Dapat ay meron akong maturuan na kamag-anak, kaibigan, asawa, kapatid, o kahit sino paman na matuturuan ko para maging speaker. Okay po? Para maging ano, para magturo din.
Okay po. Ngayon, pag hindi mo na-duplicate yun, ay hindi ka nag-network. Okay po. Dapat maghanap ka ng tao na tuturuan mo para ma-duplicate yung sarili mo. Para mas mabilis mo maabot ang, siyempre, yung goal mo, pangarap mo. Ganun lang po kasimple yun. So, dito po, habang ako ay nag-aaral, habang inaaral ko negosyo, habang ako ay laging umaatin ng webinar, ay nai-enjoy ko kung ano yung meron ako ngayon dito. At saka nai-enjoy ko kung ano yung ginagawa ko. Ayan, so, yun ang maganda kasi dito. Wala kasing kota-kota. Trabaho mo kung kailan mo gusto. Pero, may iwan ka kung pabagal-bagal ka. Ah, di ba? Ngayon, ito yung aming product. Yan. So, meron kaming tinatawag dito na Global Online Product and Services. Okay? So, iunahin na natin si LifeTrend na isa siyang American company. Okay po? And then si GreetHub, e-learning, si Apilgo, casino po siya. And then si Mixter ay isa po siyang online games. At ito yung regional product po natin, si Safer at saka si Tribute. Si Safer po available na po sa South Africa. Si Tribute po ay sa Nigeria lang po yan. Ayan, unahin natin si LifeTrend. Ano ba ang magiging pakinabang natin dito kay LifeTrend? Malaki po. Your very own hotel and resort booking engine with 2.5 million hotel and resort. Ang sakop po, nasasakupan. Kung ikaw ay mahilig, okay po, kapatid. Kung ikaw ay mahilig mag-travel, okay, local or international man, okay. Sa ngayon po, yung sa airplane po nito ay sarado pa po, gawa po ng pandemic. Pero soon, magbubukas po ito, malaking pera po dito. Dito, sa product natin na ito, services na ito, okay po, kapatid. Pwede na tayong kumita kagad dito. Maliban doon kay Crowd 1. So, na-promote mo na si LifeTrend sa iyong kaibigan, kumita ka pa. Okay? And then, multiple income. Kasi pwede kang kumita rito kay LifeTrend, pwede kang kumita kay Crowd 1. Kung dito po, nag-avail ka ng tinatawag natin na Platinum. Okay? LifeTrend Platinum. Magkakaroon ka ng mga discount on vacation rental around the world. Okay po? So, yung pitong gabi, okay? Yung pitong gabi na pag-stay mo, kada tao po yun, ang babayaran mo na lang doon ay 8 euro kada tao a day. Pag meron kang platinum member, ganoon po siya. Pag ikaw ay member ni Crowd 1 and then nag-avail ka ng platinum member po dito. So meron po yung monthly, kagaya po niya, kung napapansin niyo po, sa Cape Town, yan po yung porsyento na inyong money discount. Yan. Sa Paris, yan, sa Bangkok, ganyan po kalaki ang na-discount po ninyo dito. Pag nag-avail ka ng, okay, yung platinum na ating tinatawag. And then, kahit po sa Palawan, okay, meron po tayong mga resort dyan. Okay, na pwede natin rentahan o kaya mga hotel, meron din po dyan. Boracay, wala nang problema. So, yung mga napapanood lang natin sa mga balita, na sa mga TV, okay, sa mga bakasyonista na nakikita lang natin, kaya nang abutin ngayon ng ordinary mamamayan sa pamamagitan ni LifeTrend. Bakit to? 35% up to 80% na naman magiging porsyente, ang magiging diskwento mo dito. Ganun po kalaki. So, kumikita ka na kay LifeTrend, kumikita ka pa kay Crowd 1. Yan. So, syempre, mas masarap magbakasyon sa mga lugar na yan kapag kasama mo pamilya mo. Yan. So, yan po, si LifeTrend, your online booking engine. Yan. So next po natin si Mixter. Ano na ba si Mixter? Online games po siya. Mobile and social games. Nag-launch po ito noong November 2020. Bagong-bago lang po. O sariwang-sariwa. Wala kang ibang gagawin. Maglaro at manalo ng mga pa-premio dito. Okay? So ito pa yung isa pang masasabi ko na patunay. Okay po? Na kayo po ay legit or legal. Ito yung aming mga popular host, yung aming mga sponsor. Okay? Nandiyan si Adidas, si Emerge, Levi's, Reebok, Softlip, World Swimsuit, Virgin Active, and more. Pamparating. Bakit ho? Nandirito itong mga kumpanya na ito. Okay? kung ikaw, okay po, kung yung mga tao na nagsasabi na scam or hindi legal mag-operate si Crowd, ano ang ginagawa ng mga kumpanya na ito, Mariosep? O, di ba? Ano ang ginagawa nito? Mas matalino yan sa iyo. Mas matalino yan sa mga hindi ko lang may talaga lubos maisip sa mga tao na gustong manira sa kumpanya namin. Okay po, sasabihin nila na ganyan. Eh ano ang ginagawa nito dito? Di ipaliwanag niyo ito kung anong ginagawa nito mga kumpanya nito sa aming kumpanya. Ah, di ba? Ganun lang po kasimple. Huwag ka magkipagtalo.
Eh, siguro sa Adidas siguro, eh, hindi rin siguro inaral yung aming kumpanya kung bakit siya pumasok na gano'n. Sabihin mo na gano'n, eh, ano mo lang, ibalik mo lang sa kanya yung tayo. So, gano'n lang po. Dito po, ito po yung isa sa aming napakatinding patibay. Katibayan na yung aming kampanya ay hindi po basta-basta, hindi po biro ito. Okay? So, dito po kay Mixer, any device, anytime, and anywhere. Okay? Pwede, as long as na meron kang internet connection, pwede kang maglaro dito kay Mixer. And then soon, by April, marami pong mangyayari dito. Pangalan to, maraming mangyayari dito na kasabik-sabik dito kay Mixer. Kaya po kami lahat dito ay laging excited. Bakit to? Lahat ng aming mga product and services magbabago, mag-upgrade siya. Ang daming benepisyo na makukuha. Grabe kaya kami po ay talagang talaga yung aming pananabik para lumabas yung balita na yun. Grabe, sobra. So dito po, dito pa lang ngayon, kay Mixer, kanina kay Lifetree, pwede ka nang kumita doon. Okay po? Dito kay Mixer, ganun din po. So, makapag-pamember ka lang ng makapag-invite ka para mag-subscribe lang kay Mixer ng 8 katao, meron ka ng 7 euro a month. Okay? Pagka 50, umabot ng 50, yun, gumamit ng link mo para mag-register kay Mixer, meron ka ng 43 euro a month. Umabot ng 100, 86 euro a month. Residual income po yan hanggat buhay si Mixer. Okay? Meron ka matatanggap na residual income a month. Ganun po yan. Okay po? Dito pa lang po, okay? Kahit na hindi siya mag-member kay Crowd1, basta, okay? Nag-register siya kay Mixer at nag-subscribe siya kay Mixer, automatic na po yung tinatawag natin na residual income. Ganun po yan. Okay? So, dito po, eh, siyempre, tatanungin mo, magtataka naman yan, bakit naman ako maglalaro dyan? Ano ba makukuha niya? Eh, gaming laptop lang naman, around 70 to 90,000 ang price. First price po yan. Okay? Next po natin, yan, may mga drone pa. Okay? So, ito yung makikita mo dito, around 200 games po yan, online games po ang matatagpuan mo sa aming dashboard sa loob ni Mixer. And then, pagka hindi ka naman pinalad, manalo, o kumbaga, halimbawa, naging panglima ka lang, okay? Pang-walo, pang-100, pang-200, pag 500, may nakukuha pa rin po tayo. Yan yung tinatawag natin na mga credits. Okay po? Pag may nakuha kang credits, mapupunta sa credits and wallet mo na pwede mong pang-enter dito sa mga parapol dito. So, pagka nag-enter ka, iraraffle yan, may chance ka pa ulit manalo. O, diba? Di walang kalugi-lugi. Okay? So, yan po si Mixer. Sunod natin ay si Apilgo. Isa po siyang online casino. Again, okay po, hindi po si Crowd1 ang gambling company. Kaya nakalakay doon, sinabi mo po kanina, pinauna ko na po, we are not a gambling company. Pero meron po kaming affiliate member, affiliate company na na product. Ito po yun si Apilgo. Okay, si Apilgo po ang gambling company. Online casino po siya, hindi po si Crowd1. Okay po, dito meron po tayong lottery dito. Okay, Keno, Pinball, Roulette, Mahjong, Blackjack, Texas Hold'em, okay, Baccarat, and bingo. Okay? So, hindi ko po pinopromote na magsugal tayo dito. Hindi ko po sinasabi magsugal tayo dito. Kasi alam niyo naman, pagkasugal, ay naku po, talaga, ubos pati yung pati kutsara, maibibenta mo rito pag ikaw ay nalulong dito sa sugal. Okay po? Ngayon, next po natin ay yung ating education package. Yan. Ito yung ating pinakabinibili dito. Bakit? Bakit ito? Okay? Kung ating susumain, ang presyo nito sa labas ay hindi po kaya ng ating bulsa. Sa totoo lang po, sa ordinaryong Pilipino, yung presyo nito ay hindi po kaya ng ating bulsa. Mahal po kasi. Pero sa halagang, okay, halagang katumbas na ng package na yun, makukuha mo nito. Okay? World class real estate training. Ano ba ang makukuha ko dyan? Ano ba yung meron dyan sa MyGrid Hub na yan? So, dito po, tinuturo dito yung sa real estate. Okay? Paano ka mag-invest? Saan mo dadalhin yung pera mo, ano ba yung dapat na puntahan mo negosyo, ano ba mga negosyo ang dapat na gawin mo. Okay po, para hindi masayang yung pera mo na, halimbawa, meron ng pera sa banko, naku po, eh, sa pagkakatanda ko pa, 0.125 ang tinutubo ng pera mo sa banko. Okay po, ganun po kaliit. Ay, di mag-invest ka na lang. Ibinili mo na lang ng ginto, lupa.
Okay, bahay. Dito po tinuturo po yan kung ano yung mga diskarte, ano yung mga dapat gawin at saka mga hindi dapat gawin. Next po natin yung mga foreclosure din po. Yan, sa mga pag-ibig. Kagaya na sa pag-ibig, di ba may mga foreclosure po doon. Ganun din po, tinuturo din po dito kung ano yung mga diskarte, ano yung mga training na gagawin mo. Property management. Okay? Tinuturo din po yan. Yung ating tinatawag na quick cash. Yan. And then, comfort zone. Yan, tinuturo din po yan dito. And then, yung proper mindset. Proper mindset. Yan. And then, syempre, yung attitude. Okay? Attitude po, tinuturo din dito. Bakit po? Kasi, nakalagay dito, attitude change everything. Like me, nabago po ang aking attitude. 360 degree, nabago ang aking attitude. Yan. So, ngayon po, ilan lang po ito? Pito lang po. Ilan lang po ito sa mga training na inyong makukuha dito kay Migrate Hub. So, napakaganda po ng training nito. Kung kayo po ay sa mga starter, okay po, buksan po natin. Okay? Buksan po natin yung ating Migrate Hub. Talaga naman, marami kayong matututunan dyan. Pwede yung panoorin yung video or i-download yung kayoong ano na, via PDX. PDF. Okay po? Next po natin ay si Sefer. Yan. Sefer po, para po siya 911. Yan. So, wala kang ibang gagawin. Halimbawa, mayroon kang emergency, shake mo lang yung cellphone mo o kaya mayroon kang pipindutin doon sa app mo. Tapos, ang mga na doon, na naka-live situation yon na pwedeng i-record yung ano pangyayari. Pag halimbawa, ikaw ay ano, inahabol ka na nananaksak sa iyo, pinindot mo yung ano, aba nananak mo, binibidyo mo na gano'n. No? Okay po, joke lang po. Ngayon, isa po siyang ano, private security or ganun niya, private security or yung parang 911. Okay po. So, within 3 to 5 minutes, okay, darating na yung response team mo. Ganun po siya kabilis. Available lang po ito sa South Africa. So, bakit ba ganun? Kasi po, ang background kasi nito, kaya kung bakit nabuo ito, South Africa kasi, madalas kasi yung ano, violence doon. Okay? Yung violence against women and children. Okay? Yung madalas mangyari na patayan dun sa ano, mga pang-aabuso. So, ito po yung naging solusyon sa bansang iyan, sa South Africa. Okay? Si Sefer po. Next po natin ay si Tribute. Yan. Ito po, tangible product po ito sa bansang Nigeria. Ang mga product po dito ay skincare, fragrance, accessories, cosmetics. At kapag member ka ni Crowd1, ikaw ay taga Nigeria, meron kang 20% discount sa lahat ng product ni Tribute. Okay. Kung ikaw ay member ni Crowd1, ay swerte mo kasi meron kang 20% discount. At yan na gamitin mo. Di ba? So ito yung mga product na kanilang mga ano, mga available sa bansang Nigeria. May mga makeup din po diyan. Yan, so tapos na tayo sa ating product. Okay, so natapos natin konsepto ni Crowd1. Okay po, yung legalities and then yung sa product. Papasok naman tayo ngayon dito sa tinatawag natin na complan. Okay, maya-maya po yan. So dito po, 100% mobile business. Okay po, anywhere, anytime, and anyone. Bakit po 100% mobile business? Cellphone lang po kailangan mo kasi po tangible product versus intangible product. Intangible po yung ating mga product dito. Yung aking mga pinakita kanina. Sa tangible product, hassle po yan. Mahal. Hindi po ako again sa mga product. Maganda po silang lahat. Pero ang problema sa tangible product, ang hirap ibenta. Bakit to? Mahal. Sa pandemic, sinong bebentahan mo? Diba? Hassle. Kasi magbabalot ka pa eh. O, tapos meron pa mga shipping fees dyan sa mga Lazada, may babayaran, ay sa Lazada, sa LBC, may mga babayaran ka pa na ano, sa pagpapadala, o diba? Ang mas matindi yung expiration. Okay? May expiration siya. So, kailangan, pagka malapit na ma-expire yan, alam ba, one month na lang bago ma-expire, ay laklaki mo lahat ng mga product mo. Yun ang problema. Ngayon, sa ngayon, sa Crowd1, wala pong kahasal-hasal. Bakit ito? Cellphone lang dala-dala mo, tablet lang dala-dala mo, laptop lang dala-dala mo. Okay? Anytime, anywhere. O, diba? Kahit sino pwede. So, okay, kahit na nasa CR ka, kung ano man ang ginagawa, nakaupo ka man sa trono, nag-business ka. Okay? Pwede-pwede. Kahit may bit-bit ka na bata, nagsa-cellphone ka, pwede-pwede. O, diba? Eh, hindi naman pwede na ikaw ay habang may bit-bit na bata, ay nagbabalot ka ng kahon. O, nagpapak ka ng mga product mo. Diba? Ngayon, affordable din po ang ating dito, ang interest po natin. And then, digital product po tayo kaya wala tayong expiration. Okay? Wala pong expiration yung ating mga product dito.
Next po natin, ito yung ating founder. Yan si Jonas Eric Werner. Widely considered a network industry guru. Pag sinabi pong guru, sa Tagalog, teacher. Pero hindi po yun ibig sabihin nun. Guru, it means veteran, batikan, eksperto. Ganon. Ibig sabihin po, kung ba yung legend. Ayan. Ganon po yung ibig sabihin niya. Kung ba yung, siya po ay meron ng around 20 years sa MLM company na experience. At saka kaklase niya po si yung founder ng Facebook, si Zuckerberg. Yan. Isa po siyang IT expert, si founder po natin, si Jonas Eric Werner. Si Johan Westerdahl naman has a held numerous executive okay position from a wide range of industry. Okay po, isa po siyang CEO sa mga ibang kumpanya. So itong dalawang tao na ito ay pinagsanib yung kanilang matatabang utak para mabuo itong kumpanya nito. Okay? Para tulungan yung mga hikahos sa buhay na kagaya natin. Okay? Kasi sila, mayaman na sila eh. Hindi sila yung tipo na mayaman na nagpapayaman pa. Okay? Para mangolekta ng pera. Hindi sila, kumbaga yung meron na, kontento na sila sa kanilang buhay, sa kanilang kung ano yung meron sila, and then sinishare nila yung blessings. Okay? Gumawa sila ng isang kumpanya. Okay po? Parang naging foundation. Okay? Ngayon, yung kinikita ng kumpanya nun, binabalik niya ngayon sa mga member na masisipag. Nakarapat-dapat. Okay po? Ngayon, yan po yung naging konsepto. Yan. So, ang current location po natin yung South Africa, Manila, Philippines, Sweden, Spain, and then London. Plano pa pambuksan sa Colombia, sa Brazil, Nigeria, Hong Kong, saka sa Kenya at 174 countries po operated si Crowd1. Okay po, ganun na po kabilis. Ang alam ko po, more than 174 na po countries. Nadagdagan na po ulit yan. So, kailangan ko pa pong i-confirm kung ilan na po talaga yung operated na po dito sa ano. Sa anong ilang bansa na po ang ano, naging na nag-ooperate si Crowd1. At ang alam ko rin po ay malapit na po magbukas yun sa tinatawag natin sa opisina sa Dubai. Yan. And then yan. Okay, so nakilala natin si founder. And then kung ano yung mga saan-saan opisina meron tayo ngayon, paano ba mag-umpisa? Yan. Okay, so nagustuhan ko yung si Life Trend. Sige, nagustuhan ko si Life Trend. Yun ang ano ko, kasi mahilig ako mag-travel eh. So, paano ka papasok? Anong dapat kong gawin? Mamimili ka lang sa apat na package na ito. Meron tayong white package, black package, gold package, at titanium package na may kanya-kanya pong mga educational package, and then may kanya-kanya mga level sa mga bonus, at syempre may kanya-kanya rin pong mga rewards yan. Okay po, mas malaking package, syempre mas maraming rewards, mas malaking bonus ang mabubuksan mo, mas malaki yung educational package na iyong matututunan o kayo matitraining sa Negrid Hub. Okay? Pwede mo po saglit. Yan. Unahin natin ang white package. Si white package po ay nagkakalaga ng 99 euro or 6,000 pesos po yan. And the education package po natin, bronze, may puron po siyang 50 crowd 1 rewards, okay, na libre. Okay, matching bonus, level 1. Streamline bonus, level 4. Si black package po, nagkakalaga ng 299, 18K pesos po yan. Education package po yan. Silver, 150 level 3, streamline bonus hanggang level 8. Sa gold package naman po, 799 euro, 48,000 pesos po yan. Education package po niya, gold din po, 500 free crowd 1 rewards, matching bonus level 4, streamline bonus level 12. And then yung ating titanium po ay 150K po yan, 2,499 euro. And then education package po niya, sagad na po yan, platinum, 1,750 crowd 1 rewards, matching bonus level 5, streamline bonus hanggang level 20. At last po natin, okay, yung ating tinatawag na pro. Okay po. 3,990 po yan. 240K po ang price po niyan. Okay po. Education package po, parehas po sa platinum. Sagad na rin po. Pero ang kanyang C1 rewards, crowd 1 rewards ay 3,500. Matching bonus, sagad na rin po. Streamline bonus, sagad na rin po. At plus 8% ka sa streamline bonus ni Titanium Pro. Okay po, malinaw po tayo. So, ibig sabihin nito, yung mga free, okay, na crowd 1 rewards na yan, okay po, libre pong binibigay yan ngayon. Okay po. Pero sa April 1,
Mawawala na po yan. Mamaya po pagdidiinan po natin ang anayang pansin yan. Ngayon po, ang mas maganda nito, meron po tayo tinatawag na epic promotion until March 31 po. So pagka bumili ka ng white package, automatic mag-upgrade ka ng black package. Nakatipid ka ng 12,000. Kasi po, ang white, black package po natin ay 18,000. Okay? So ibig sabihin, sa madaling salita, yung black package ay nabili mo sa halagang 6,000 pesos lang. Na it should be 18,000 pesos. Okay po, ganun din po yun. Pagka bumili ka naman ng black, automatic upgrade ka ng, okay, ng gold, gold to titanium, titanium to pro. Ganun lang po, sasalin lang po siya. Pero, okay po, ngayon, yung ating crowd 1 rewards, okay po, no more crowd 1 rewards in April 1, 2021. Yan, okay po, hanggang March 31 na lang po yan. Ang halaga po ng crowd 1 rewards po natin, papauna ko na lang po, ay 2 euro isang crowd 1 rewards. Okay? So, ito yung konsepto ni crowd 1 rewards. Yan. Based on the sales from all around the world. Ito yung profit share natin na nakukuha natin doon sa mga kinikita ng ating product and services. Doon sa ating affiliate company. Doon sa ating third party company. Okay po? Ngayon, yung profit na nakukuha natin dyan, soon papasok na tayo sa stock market. Okay? Kaya po ititigil na yan. Okay? Ititigil na ang pamimigay ng mga libreng crowd 1 rewards. Ano po, kung napanood niyo yung pinlay ni Ma'am Maricel kanina, niya si Sir, napala nun, nakalimutan ko na. Harold? Sa YouTube, Sir Harold, yan. Napapanood niyo, sinasabi niya doon na kung gusto po ang mas marami makuha mong crowd 1 rewards, eh di upgrade ka. Sa mga guests po ngayon, sa tingin ko po, kung meron kayong idea about sa stock market, siguro makikita nyo yung potential ng company na ito. Sa mga wala pong idea sa stock market, okay po, ang hiling ko lang po sa inyo, as long as na kayo yung pag-aralan bago magkatapusan itong business na ito, gawin nyo po. Sayang. Bakit to? Yung 6,000 na halaga na white package ang ibinalik sa'yo ay halagang 18,000 pesos. Bakit to? Eh, isang crowd 1 rewards po, 150 crowd 1 rewards po binibigay doon. Isang crowd 1 rewards, okay, 2 euro. 150 times 2 euro. Okay po, i-times 60 mo po yun, pumapatak ng 18,000 pesos po yun. Wala ka pang ginagawa. My goodness. Wala ka pang ginagawa. Naging 18,000 pesos na yung pera mo, puhunan mo. Di ba? Yun po yung value ng crowd 1 rewards natin. Okay po? Ngayon, pupunta tayo sa stock market. Doon po yun. Doon natin makikita yun. Doon natin mararamdaman yun. Pwede na natin ibenta yung shares natin sa stock market. Okay? So magiging, ano na tayo, business, ano na tayo, business mayaman na tayo. Stock market, eh. Galing. Ah, diba? Huh? Yung tipong wala ka pagkalamala sa smart. Ay, meron akong stock market. Crowd 1. yun ang ano mo. Kung baka yung magle-level up tayo dito. So, dati hindi natin pinapansin itong stock market na ito. Abay, lintik. Ang laki pala ng pera dito. Diba? Hindi natin napagtutuunan ng pansin. Pero ang laki pala ng pera dito sa stock market na ito. Ngayon ko lang din po napagtanto. Noong ako napunta na rin sa crowd 1. And then, the rest ko pa po nalaman na yung ating kumpanya ay meron palang balak ipunta sa stock market. Sabi, ala, patay tayo dyan. Hindi ko alam yan. Sabi ko nga, wala akong kaalam-alam dyan. Kung baka yung para akong dumududo pa sa nanay ko nun. So, talagang walang kaalam-alam. Paano gagawin na pag-aaralan naman, di ba? Ay, yung pagsusulat niya, napag-aaralan natin eh. Pagbabasa, di ba? Ngayon, kung pansin ninyo, ito po, ang hindi na po update to, Bitcoin. Kung kilala niyo po si Bitcoin, kung naririnig niyo po, okay po, it's a real. Okay po, totoo po yan si Bitcoin. Okay po, ginagamit na po yan sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Yan. So, sa ngayon po, ang alam ko po, nasa 2 million na po isang Bitcoin mahigit. Hindi na po update ito. Isang Bitcoin, ha? Okay po, usapan natin isang Bitcoin lang. Kay Ethereum, isang Ethereum po, 64,980 to. Mas mataas na rin po yan sa ngayon. Pansinin nyo po dito sa Ethereum, yan sa ilalim ng Philippine Peso, sabay mouse ko. Okay? Dito po, pansinin nyo po dito. Pag ganyan ang nangyari, okay? Crowd 1 rewards.
Tapos ganito yung crowd one rewards mo. Screenshot ko po sa akin po ito. Ara back 2 months ago. Okay? 2 euro in isang halaga ng isang crowd one rewards ko. Almost half a million na po yung halaga ng aking crowd one rewards. Yun po yung value nito. Pag pumasok sa stock market. Dalawa po kami mag-asawa. Ang dami kong kapatid. Okay? Kasali lahat dito. Okay po? Ngayon, ang nangyari ngayon, ang konsepto ngayon, pag pinagsama ko yung crowd one rewards ko at crowd one rewards ng aking asawa, okay? Okay po? Meron po kaming 1.2 million pesos. Wow! Magkano ginastos ko? 60,000 pesos. Kapalit 1.2 million. Grabe yun. Lula ako doon. Oh, grabe. Maliit pa lang po ako ha. Eh, lalo na kay Sir Juan, kaysa Sir Eddie, grabe yun. Okay po, maliit pa lang po ito. Kumbaga, alikabok lang ito. Grabe yun. Kaya matindi po ang ano dito, matindi po yung nangyayari dito sa Love the Crowd 1. So, hindi po biro talaga. Kaya sabi ko, kaya lahat ng member dito, grabe na buhayan talaga. Lahat ng mga, yung mga natutulog dati, buhay na buhay sila lahat. Bakit? Nung narinig nila pupunta na sa stock market, ititigil yung pamimigay ng crowd one reward sa March 31. Eh, naka po, ito na. Pwede yan lumundag, pwede sumigaw na pagka lumabas yan, naka po, gagawin namin. Natotoo lang po. Ngayon, pagsali mo pa lang, meron ka na kaagad, makukuha na, okay, 1.25 euro. Every Wednesday po yan. Yan yung nakukuha. Yan yung kiniklaim namin dito ng libre. Pilipino, mahilig sa libre. Ay, ginawa ni Crowd. Sige, mahilig ka sa libre. Gagawa ko ng ganito. Oh, nabigyan siya ng libre kada Miyerkules. Wala ka pang ginagawa. Nakikiling ka ng Crowd 1 rewards. Yan po, matatapos na rin po yan. Okay? Ngayon, earn money with your smartphone. Yan. So, with your mobile phone becomes your ATM. Gawin natin ATM machine yung ating smartphone. Okay po. Ito bang, telepono ko na ito, kung susumain ko, kumita na ng mga 60,000 pesos itong cellphone ko na ito. Okay? Dito sa crowd one pa lang po yun, ha? Kung susumain ko po. Kasi po sa aking account, kumita na ako ng 50,000 po. Okay po. Sa aking account kasi, kumita na ako ng 30,000. Okay po. So, yung umbang cellphone nyo, kumita na ba ng ganong kalaki yun? Yung smartphone nyo? So, ganun po yun. Ibig sabihin po nung konsepto dito, your mobile phone becomes your ATM. So, ginagamit ko yung aking smartphone para kumita ng pera. Hindi lang para pantawag or pan-text, pang-calculator, pang-Facebook, pang-YouTube. Okay, kung ano-ano pa, ay ginagawa ko siya. Nagpapalabas ako ng pera dito. di ba nagpapalabas ako ng pera dito sa aking smartphone? Ganun po yun. Ganun po yung ibig sabihin. So, gagamitin natin smartphone, ituturo namin sa inyo yung digital marketing gamit ang inyong cellphone at internet. Okay? Yun ang gagawin natin. Ayan. Eh, sino may gusto? Di ba? Willing po akong turuan kayo. Ayan. So, ngayon po, how does Crowd1 make money? Paano ba kumikita ng pera si Crowd1 sa digital platform? Okay? Ganito po yan. Ngayon po, mapapansin nyo, okay? Yung ating affiliate company, yung third party company natin nakapalibot kay Crowd1. Si Crowd1 po yung middleman. Ang ginawa ni Crowd1, nangalap siya ng tao, kami po yun, affiliate member, para i-promote lahat yan. Okay? So, bilang kabayaran, okay? Bilang kabayaran, yung 60%, 50% kay Mixter, kay GridHub, kay Saber, at sa lahat ng product ni Crowd1, lahat ng income ng mga yan, kalahati, 60% kay LiveTrend. Okay? Napupunta kay Crowd1. And then, pag pinagsama-sama yun, 80% babalik sa amin. Oh, saan kayo nakakita ng kumpanya na ganyan? Yan yung sinasabi ko po kanina. Ganyan po yung nangyayari dyan. Okay? Eh, gaano kalaking pera yun? Okay? 26 million members binabalik. Okay. Ngayon po, kung 26 million, mas maliit na lang yung nakukuha. Hindi, ho. Merong computation yan. Depende po yun sa sipag na ginawa mo, trabahong ginawa mo, nakadepende yung ibibigay sa iyo. Ah, syempre, parang anak mo rin yan eh. Alimbawa, yung anak mo, very good sa school. Okay?
sa module niya kayo. Okay, kasi naka-online tayo. Sa module, natapos ng ano, instead na matapos niya ng tatlong araw niya kanyang module, natapos niya ng dalawang araw, eh very good siya ngayon. Ano gagawin mo? Eh i-reward mo siya. Kasi nga, yung kanyang naging effort sa kanyang pagiging mabilis na natapos yung kanyang module, ay siyempre, bigyan mo siya ng ano, ng reward. Sige, bibilan kita ng ano, na bisikleta. Mga ganon. Diba? Ganarn. Ganito po yung konsepto. 40%, 40%. Yung 40% ay napupunta sa ating residual income. Yung sinasabi ko sa inyo na sahod natin dito. Pension natin. Okay? Mamaya ipapaliwanag ko yung residual income na yan. Tapos yung 40% dito sa ating crowd one rewards. Okay po? Mas malaki ang crowd one rewards mo, mas malaki ang makukuha mo every 3 months. Yan po yung napipayout natin kada 3 buwan. Okay po? 20% lang po ang kinukuha ni crowd one. O, di ba? Di parang lugi si crowd one. 20% lang kinuha sa company running cost lang po niyan ano ang kinuha niya doon. Okay, pahingi ako ng ano 20 pesos. Okay, ibabayad ko lang doon sa kuryente. Ganun siya. Okay, 80%. Okay, bahala kayo. Sa inyo na 'yan. Okay, kasi mga masisipag kayo sa inyo yung 80%. Sa akin lang 'to. Ganun yung ano nagiging nangyayari dito. So, papasok na tayo ngayon sa complan. Compensation plan natin, yung pitong bonus po natin. Pero plus bonus, treatment bonus, long-term residual bonus, educational package sales bonus, matching bonus, customer referral bonus, active user pool. Yan. So, ngayon, kapatid, sandali ah. Papainom muna hanggang ito. Tuyo. Ngayon po, meron po akong ipapaliwanag dito. Okay po. Para sa dagdag kaalaman po, para meron magkaroon po kayo ng idea kung ano ba yung scam sa hindi. Okay po? Ngayon, ito yung tinatawag natin na binary. Ang binary po, pag nakakita ka ng sasabihin na scam, hindi po ito binary, hindi po ito scam. Okay po? Mamaya po, mamaya lang po ipapaliwanag ko ano yung scam na tinatawag. Okay po, ito yung traditional binary. Yung mga sinaunang MLM company na binary nila. Halimbawa, ikaw yan, dapat meron ka isa sa kaliwa, isa sa kanan, sabay, pantay, may cheque ka. Okay? Dalawa sa kabila, sabay, pantay, may cheque ka. Tatlo sa kaliwa, tatlo sa kanan, sabay, pantay, may cheque ka. Okay? Apat sa kaliwa, tatlo sa kanan, wala kang cheque. Okay, ganun nung araw, ganyan binary. Ito yung tinatawag natin na perfect binary. Kaya maraming nangayaw noong araw. At saka kapag nakita mo na ganyan, ay naku, pyramiding yan, scam yan. Naku po, huwag niyong sasabihin na ganun. Okay, ito po ay structure lang po ito. Okay po, eh paano ko yung ano, yung maglalagay yung isa, tapos doon ko ilalagay sa taas, pyramiding pa ba yun? Hindi na po ah. Okay, ngayon po, ang pyramiding scam na tinatawag, ay yung pera na sumasali na nasa baba. Okay po? Yun yung nagiging payout nung nasa taas. Okay? Kung nakikita nyo ang inyong screen ngayon, ganyan po ang nangyayari sa pyramiding scam. Okay? Yan po ang scam. Oh. Ngayon, natapos na yung pamimigay ng pera. Wala lang pumasok sa ilalim. Sino na magpapasahod dito kay 7, 8, 9, 10, 11, 12? Saka dito kay 13, 14, 15, 16, 17, 18. Asa na yung pera? Eh, wala na pumasok. Sino na magpapasahod sa kanila? Ay, di ibig sabihin, no, babax na yung, ano, yung kumpanya, wala na. Is na, scam na. Ang dami ng tao na nawala ng ano. Ganun po yung scam. Okay po? Wala kang gagawin, may mimigay ka ng pera sa loob ng 3 months. Okay? Alam na alam ni Sir Eddie yan. Okay po? Si Sir Eddie po, ako po. Grabe. Matindi itong tao dito. Grabe. Hanggang sa natagpuan niya itong crowd one. Okay. Grabe yung mga napasukan nila ng kumpanya. Matindi po. Kaya po, ngayon po, nagbibigay na rin po ako ng idea sa inyo kung paano po maiwasan yung mga scam na ganyan. Okay po. Pag sinabi, 5,000 lang, kapatid. Mag-aantay lang tayong 3 linggo, magiging 10,000 na yung pera natin. Wala tayong gagawin. Walang inviting. Gaganunin ka. Hindi, ikaw naman, wala kang gagawin. Sige, kakaw ko doon. 10,000 na ibibigay ko. Nako po. Patay. Patay kang bata ka. Yari si 10,000. Okay. Bye-bye. Okay po. Yung pinagputahan mo ng
ng isang taon na 10,000 na ako po na walang parambula. Mangiyak-ngiyak ka na lang na nalaman mo, wala na yung founder. Okay. Okay, malinaw tayo dito kapatid ha. Okay. Ngayon, papasok na tayo sa ating compensation plan. Okay? Yun po ay dagdag kaalaman lang po para sa inyong kapatid. Okay? Ngayon, meron tayong tinatawag dito na pair of loss bonus. Binibigyan ka ng pagkakataon ng kumpanya na ibalik yung puhunan mo sa pamamagitan ng okay, pair of loss bonus. Paano yan? Magkakaroon ka ng 14 days challenge. 2 linggo. Wala kang ibang gagawin kundi dapat makapag-invite ka ng 4 na white package ang bibilin. Okay, kamag-anak mo, yung kapatid mo, kahit sino, basta kahit sinong K mo yan. Okay? Yung 99 euro na puhunan mo, babalik sa'yo 125. Sa black package, 375. Pag naka-apat ka. Pag naka-apat ka sa gold, 1,000 euro. Pag naka-apat ka sa titanium, 3,000 euro. Ganun po yung babalik sa'yo. Ganun po yung competition. Okay? So, tandaan po natin dito, lahat ng package, meron tayong tinatawag na mga points. And then, meron po yung may corresponding points po lahat ng package po na naku-convert to euro. 10 BP equal to 1 euro. So, 1 BP equal to 0.01 euro. Okay po. So, BP, it means business points po yan. So, mapapansin nyo dito, 125, 375, 1,000, 3,000. Ganito po yan. Halimbawa, naka-invite ka ng 3 sa iyong kaliwa at isa sa kanan, okay? Babayaran ka ng 125 euro. 7,500 pesos po yan. Okay po. Plus, yung 36 euro na binary bonus mo. Okay po. Total income mo, 161 euro na. Yan. O, di ba? Magkanapunan mo, 99 euro. Walang problema kahit na dalawa sa kaliwa, dalawa sa kanan, 18 euro, ganun lang po kasimple yan. Kahit na tatlo rito sa kaliwa, sa kanan, isa sa kaliwa, walang problema yan. 36 euro pa rin po yan. Okay po? Kapag black naman po yan, ang babayaran sa iyo dyan ay 375 euro na yan. And then plus binary bonus mo na, 108 euro. Total income mo dyan, 483 euro. Okay po? And then, pag gold package naman po, ganyan na po mangyayari dyan. 1,000 euro na po babayaran. Plus, binary bonus mo na, okay, 288. Total income mo, 1,288 euro. Pair of loss bonus pa lang po yan. Okay po? Ngayon po natin, next po natin yung panghuli, yung titanium. Kung bakit yung binukod ng ano, ganito po mangyayari dyan. Pag ito ang nagawa mo. Okay, halimbawa, 3 rito, okay, sa kaliwa, isa rito sa kanan, okay, 3 laban sa kaliwa, pansinin nyo, bakit nagbabangga? Mamaya may paliwanag din po yan. Okay? Ngayon, 3,000 euro ang babayaran sa iyan plus yung binary bonus na 3,900. Magkano ang total income mo? 3,900 euro. Kahit na white package ka lang dyan. Puhunan mo 6,000. Ang bumalik sa iyo, 234,000. Ayaw mo pa nun. O, diba? At kapag ito nagawa mo, coordinator 2 star ka na. Meron ka ng residual. Okay, monthly residual bonus every 15 of the month. Okay po. Ganun po 'yan. Okay, marami po nakagawa niyan dito sa amin. So hindi po imposible 'yan. Okay po. Ngayon, halimbawa naman ganito, 2 white, 2 black. Eh magkahalo pa paano po 'yun? Ang babayaran sa iyo diyan ay 125 euro. Yan ko ano 'yung pinakamaliit na package 'yun ang babayaran sa iyo. Pagka 2 gold, 2 black, babayaran sa iyo 370. 2 gold, 2 titanium, babayaran sa iyo 1,000 euro. Kung ano yung pinakamaliit na package. Okay? Malino tayo ha. Ngayon, sunod natin ay yung matching bonus. Yan. Ito po, itong matching bonus na ito, dito po namin pinapatunayan na yung aming mga naiimbat dito ay hindi namin pinapabayan. Bagkos, aming tinutulungan para kumita. Bakit to? Ay meron po kaming 10% doon sa kanilang nagiging income. Okay? Sa lahat ng amin mai-invite at mai-invite ng amin na invite. Okay? Ganito po yan. Sa kung white package ka, okay? At naka-apat na sponsor ka, halimbawa ito, pair of loss bonus ka na. Ngayon, nabuksan mo na yung level 1 mo. Dito sa ating matching level bonus. Yan. Tapos, yung 4 na katao na yun, meron kang 10% sa lahat ng kanilang kikitain. Yan lang po kasimple yun.
Tulungan kong kumita itong apat na to. Pakitain ko kayo ng 10 million itong apat na ito. Magkano kayo sa akin? O, di ba? Di ang laki. Malapit sa katotohanan. Pakitain ko na tigitigi sa 1,000. Magkano sa akin? Itong apat na ito. Di ba? Ang black package ka naman dapat, wala. Hindi ko na itutuloy dito. Bibigyan ko na kayo dito ng isang example dito. Yan, para mas malinaw tayo. Dito, halimbawa ito na yung pair of loss bonus mo. Ngayon, nabuksan mo na yung ating tinatawag na level 1. Okay? Sila yung level 1 mo, yung apat na yan. Ang capacity po natin ng ano dito, ito po by individual po ito ha. Doon sa pair of loss bonus natin, sa binary natin, by points po tayo. Pero dito, by individual po tayo dito. Okay? Ngayon, yung apat na yan, yung una na invite mo, yung level 1 mo. Sa lahat ng kikitain nila, meron ka ng 10%. Okay po? Ngayon, yung may invite ni level 1 mo, yan magiging level 2 mo. Para makakuha ka ng 10%, okay, dapat 8 na yung direct sponsor mo. So, apat pa lang yan, dapat mag-invite ka pa ulit para dumagdag. Idagdag mo yung kapatid mo, asawa mo, kuya mo, ate mo, okay? Kahit yung alaga mong aso, sige, pasok mo na. Pahalan na lang. Hindi pa, hindi po pwede yan. Kailangan dito, 18 years old pataas. Okay? Ngayon, yung may invite ni level 2 mo, yan yung magiging level 3 mo. Para magkaroon ka ng 10% sa kanila kikitain, dapat 12 na yung direct sponsor mo. May invite ni level 3 mo, yun yung magiging level 4 mo. Okay? Para makakuha ka ng 10% doon sa kikitain ng level 4 mo, dapat 16 na yung direct sponsor mo. At yung level 5 mo, dapat ay 20 katao na po yan. So lahat po dito, lahat po ng isang account, okay, meron tayong tinatawag na capacity direct sponsor. 20 lang po yan. Okay po. So ilan ba lahat ng ating tawag dito, yung total na katao na meron tayong 10%. Ganito po yan. Yung level 1 po natin, meron tayong 20 katao. Level 1 natin, 20 katao po lahat yun. Okay? Level 2 po natin, 400 katao. Okay? Ito po yun. Ito yun. Si Kapitan. Okay? Nagsasalita si Kapitan. Nasa 400 po sila na katao ang ating level 2. Ngayon, si Utoy, saka si Ineng, okay? 8,000 katao po yung level 3 natin. Yan. Dito, nilagay ko rito, dalawa pa lang, isang level 2, apat na level 1. Level 4 po natin, 160,000 katao. Okay? Ngayon, yung level 5 po natin, 3.2 million katao po yung mayroon tayong 20 dito sa level 5. Gaano karami po yun? 3.2 plus 160 plus 8,000 plus 400 plus 20. Yun po, karaming tao yung ating mayroong 10%. Kaya kung halimbawa, ikaw ito, nag-guess, level 3 kita, ay ito pala si Kumari matulungan ko nga ito. Ano ba kailangan nito? Dapat siguro ito ay kausapin ko yung mga invite nito. Ganon. So tinutulungan namin ng ganon. Ganon mismo ang ginagawa namin dito. So kung sino yung mga prospect niya, kinakausap namin, minumotivate namin siya. Ano yung mga dapat gawin? Ano yung mga dapat hindi sabihin at dapat sabihin? Okay po? Ngayon, yung 20 katao na yan, 9 na katao na yan, kinuha ko lang yung capacity niya na. 20 times 9, 180 katao, 10% po yan, na halimbawa kumita sila ng 36 euro, okay po, pinakamaliit po yan sa 3:1 ratio. 10% po yan ay 648 times 60 mo po yan, 38,880. Ganoon nakalaki yan, 9 na katao pa lang po yan, na iyong direct sponsor. Na level mo. Okay po, ngayon, pag yan ang nangyayari na sa'yo, ganito po yung makikita mo sa iyong notification bell. Okay? Sa iyong cellphone. O, mapapansin nyo, 3.6 euro. Bakit 3.6? Kasi nilagay ko doon 36 euro. 10% ng 36 euro ay 3.6 euro. Yan. Ganun po yun. So, kumita ako. Ito po, sarili ko po screenshot ito. Kumita ako ng 3.6, okay? 36 euro, 36 euro, at meron pa dito sa baba. Yan. So, ito naman yung per minute. Okay? Pag ito nangyayari sa iyo, ito makikita mo sa iyong dashboard. Screenshot po ito ng isa sa ating leader. Okay? Si Sir. Director One Star po ang may-ari nito. Okay po? Pag ganyan na nakikita mo sa iyong screen, ganyan po. 12:46. Oh, 10 minutes lang ang pagitan. Oh, 'di ba? Minuto lang, oh. Ay, seconds na pala. Oh, 'di ba? Ganun po ang nangyayari dito. Okay po? Dire-diretso po 'yan. Hindi mo mapipigilan yan.
pasok ng pasok sa account mo yan. Yan po yung per minute, per hour. Okay? Ito naman yung per day natin. Yan. Ito ang per day ng income ng isang director rank. Okay po. So, ang pagkukumpit po dito, 4,102 divide 10, 410.2 euro times 60 mo. Ang katumbas po niya sa peso ay 24,000. 88,000, 64,000, 175,000, 205,000, 186,000, 77,000. Pero may gusto ng ganyan, di ba? Eh kaya lahat dito ay nababaliw eh. Ikaw ba naman kumita ng per day? 24,000, isang buwan ko na yan. Samantalang si sir, isang araw niya lang. Ano natipin niya? Oras. O, di ba? Isang buwan ko versus isang araw. Biruin niyo. No? 29 araw ang pagitan namin. Binubuno ko yung 30 araw, okay? 30 days para kumita ng 24,000. Samantalang si sir, okay? Isang araw niya lang binubuno yung isang buwan ko. Gano'ng katindi yun. Kaya kami, soon, magiging ganyan din ang income. Okay? Hindi naman ako papayag, di ba? Kung nagawa ni sir, bakit hindi ko kayang gawin? Ah, di ba? Sumunod na araw, 58,000. Yan. 26,000, 27, 55, 78. Yan po yung per day. Update po ito, sir. Mga ma'am. January lang po ito, December. Okay, 2020, 2021. Sa susunod po, papalitan ko na ito para update naman tayo. Papasok na tayo ng March. Yan. So, kukuha ulit ako ng isang screenshot na ganito. Yan. So, ngayon po, magkano ang naging 12 days income ni sir? 1,071,564 lang naman. Malinis na po yan. Okay? Wala na pong kaltas. Walang tax. Okay? Kaltas na po yung 30% yan. Okay? Ngayon po, punta na tayo dito sa ating binary 2.0. Only in crowd 1. Yan. So ngayon, meron tayong 1:1 ratio. Okay? Meron dito yung kaliwat kanan. Pero malaki po ang pagkakaiba nito. Kasi po dito, hindi po by individual. By points po tayo. Dito malaki ang pera. So, white package 90 points, black package 270, gold package 720, 250 naman sa titanium. Okay po? Ngayon, kagaya na sabi ko kanina na naku-convert sa euro po yung mga points na yan. Paano naman yan? Halimbawa, ikaw yan. Okay? Ngayon, yung kaibigan mo, na-invite mo, ang binili white package. Okay? Ang usapan lang po natin dito, white package siya. Hindi pa po kasama yung tatlo. White package lang po. Okay, kasi ito naman kadalasan na nangyayari. Okay, white package. Tapos, si ninong mo na-invite mo, ang binili yung white package. Okay po. Pag na-detect ng system, magbabangga po yan, babayaran ka ng 18 euro. Bakit 18 euro? Okay? Ngayon, 18 euro kasi 180. 90 plus 90, 100. Okay? 180. Divide 10, kaya 18 euro. Halimbawa naman, kahit na hindi na ikaw ang nag-invite, may pumasok sa ilalim mo. Diyan ang si Ninong. Okay? Isinama yung kanyang asawa. Kahit natutulog ka, okay? Wala magiging problema yan. Magbabangga pa rin yan sa iyong binary, sa iyong ilalim. Kahit na sino pang pumasok dyan sa ilalim mo, as long as na, okay? Meron ka ng isa sa kaliwa, saka isa sa kanan na direct sponsor, active na yung iyong tinatawag na binary. Okay po? Ganyan po ang nangyayari dyan. So, magbabangga ulit yan, babayaran ka ng 18 euro. Diyan to po competition yan. Okay? So, 18 euro, babawasan po na ng 30%. 12.6 na lang ang mapupunta sa iyong account balance. Yung 30% na 5.4 sa iyong Crowd1 rewards. Hindi po kay Crowd1, ha? Wala pong kinuha si Crowd1, wala akong kinuha sa income mo. Yung sa 10% na akin nabanggit kanina, wala po akong kinuha doon. Okay po? Ngayon po, yung 10% na yan, si company po ang nagbibigay doon. Hindi po sa kinikita mo. Yan. Ganun po yung kaganda. Wala pong bawasan dito. Kung ano yung trabaho mo, sige, wala problema. Hindi ko pakikialaman yan. Sa'yo yan. Kita mo yan. Ganun yun dito. Okay po. Next po natin. 1:2 or 2:1 ratio. Yan. Hindi na po 1:1 yan. Paano naman yan? Dapat dalawa muna dito sa kabila. Halimbawa, dalawang white package naman ang kanilang binili at sininong mo. Okay? White package din ang binili. 27 euro naman yan. Yan. So, dalawa laban sa isa, nagpaparis na po yan. Nagbabangga na po yan. Hindi mo na kailangan mag-antay pa ng isa rito para magparis ulit. Kasi, 1:2 or 2:1 ratio. Binary 2.0 tayo. Yan.
Ganun po yan. Halimbawa ganyan naman, may pumasok na naman doon. Oh, yan. Puro white package din ang binili. Walang problema yan. 27 euro na naman ulit yan. Okay. Ganyan ulit ang competition yan. Babawasan lang natin ulit ng 30% po yun. Kaya 18.9 ang account balance mo and then 8.1 sa iyong crowd one rewards. Okay po. Minimum income po yan ha. Kasi white package lang po usapan natin yan. Okay po. Wala pa po yung black gold sa titanium. 1:3 or 3:1 ratio. Ganun po yun. Hindi matatapos sa 1:1 yan. 1:2 or 1:3. Meron pa tayong 1:3 or 3:1 ratio. Tatlo muna sa kabila and then isa sa kanan. Sininong lang ang katapat ng tatlo na yan. Di ba? Magbabangga na po yan. 36 euro naman ang babayaran sa yan. Minimum income po yan. Okay po. Ganyan na naman po ulit ang competition niya. 25.2 ang sa iyong account balance and then yung 10.8 ay sa iyong crowd 1 rewards. So, 1,512 po yan. Minimum income, pinakamaliit na po yan sa 1:3 ratio. Okay po. Next po natin, halimbawa naman, yan to. Isang example, black package ang binili. Okay? Kaya hindi po ba individual yan ha? Black package na ngayon ang binili. Hindi na white package. Na ngayon kaibigan. Tapos dito sa kabila, sininong mo ang binili, white package. Babayaran ka ng 36 euro. O bakit ganun parehas? Doon sa tatlong tao. Ay kasi po yung kanina, ay dalawang white package lang po yun. Ito black package. 270, 90 times 3 mo, katumbas po niyan, 270. Pinagsama-sama. Okay po, malinaw po tayo doon na. Kaya ito, katumbas nito, tatlong white package. Itong black package na ito. So, 3:1 tayo. Ang nangyayari dito? Black package, laban sa white package, magbabangga, naging 36 euro, kinalabasan. O, di ba? Pritong isda, mantika, ulam ang kinalabasan. Ganun lang po yung kasimple. Ayan. So, ganun pa rin po yung competition. Kaparehas po ng tatlong tao doon sa isang tao lang. Yan. 10.8 sa iyong crowd rewards, 1.5 po ang yung naging income dito. Okay? So, isa pang matindi ito. Ito yung nangyayari mismo sa aming binary sa karamihan sa amin. Kay upline sa akin at saka mga aking mga kasamahan dito. Halimbawa, yung aking in-invite, bumili ng white package. Okay? Tapos yung aking in-invite naman, yung kaibigan ko, in-invite niya yung kanyang kaibigan sa kayong mag-asawa. Okay? Mag-asawa sila sa mga at nagkaroon ako ng spillover. Titanium Pro naman ang binili. Okay? Kaya hindi po ito by individual, ha? By points. Ngayon po, ganyan na po ang nangyari. Dumami ng dumami. Nagsipag ano na. Nagsipag damihan na sa ilalim mo. Okay? Ganyan na. Ngayon, itong siyam na katao na ito, okay po? Siyam na katao. Okay po? Ang katumbas lang yan, si Mayora. Titanium Pro lang. Okay? Ay, titanium package lang po. Okay po? Ngayon, kukumpitin natin lahat. Kasi, dapat kung magkano yung, kung ilan yung points na nilagay mo sa weak league mo, ay tatlong beses ang katumbas na kakainin dito sa kabila. Ganun po yun. Sa 1:3 or 3:1. Sa 1:1 naman, okay po, nangyayari lang po yun pag napapangabot na yung points mo sa kaliwa at sa kanan. Ganun din po sa 1:2. Pero ito, ganito po ang nangyayari sa amin. Kasi po, marami po kami points sa kabilang side, saka sa kabila, lagi nauubusan. Okay? So dito kami naglalagay sa weak league po namin dito. Ngayon, kumpitin natin tatlong white, 270, tatlong black, dalawang black, 540, dalawang gold, okay? 1440, katumbas po niyan ay 2250, isang titanium na po. So parang tatlong titanium na isa, dalawa, saka yung mga malilit na package, tatlo. Okay? 2250, yung kay Mayura, ang binili niya, titanium, okay? Dapat ang kakainin niya ay, times 3 mo yan, 6,750. Ganyan po mangyayari yan. Siyam laban sa isang tao. Kaya hindi po ito by individual, by points po tayo. Ganyan, katindi yung aming binary dito. Babayaran ka ng 900 euro sa iyong binary. Okay? Binary bonus. Total points po niyan ay 9,000. Okay? Kaya divide mo sa 10, kaya 900. 630 sa iyong account balance, yung 270 sa iyong crowd 1 rewards. 37,800 na lumalagapak ang naging income mo na dyan. Ganyan po yun. Eh, paano naman iyong ano? Okay? So dito, lilinawin ko po, wala po tayong flash out ha, sa binary points. Okay po?
Ngayon, paano naman ito sa kaibigan mo? Eh, hindi pa siya kumikita. Abay, wala pong problema yan. Kasi meron na siyang waiting na 6,480. Ganun po. Okay? Hindi lang yung nasa taas ang kumikita. At saka, hindi porkit ikaw ang nauna dito, ay mauna kang kumita. Okay po? Nasa sipag po yan ng tao. Kung paano mo tatrabahuhin yan. Ngayon, itong mga waiting na ito, wala pong expiration yan. As long as na active na yung binary mo, okay, meron ka ng kaliwat kanan, ay hindi na po, kahit na billion pa umabot yung points, walang problema yan. Sa madaling salita, nagkaroon ka na ng, magkano to, 6,480. I-divide din mo, 648 euro na ang meron ka na sa kaliwa. Maglagay ka ng 1 euro dito sa kabila mo, kakain ng 3 euro dito. Ganun lang po kasimple yun. Maglagay ka ng 5 euro dito sa kabila, kakain ng 15 euro dito sa kabila. Maglagay ka ng 100 euro dito sa kabila, kakain ng 300 euro dito sa kabila. Okay po, tatlong beses ang kakainin doon sa strong leg mo. Kung wala ka naman strong leg mo, nagpapangabot, doon napapasok yung 1:1 or 1:2 ratio. Sa sitwasyon na ganito, ang mangyayari dito, 1:3 ng 1:3 yan. Or 3:1 ng 3:1 ang mangyayari dito. Okay? Ito yung ating tinatawag na binary activation. Okay po? At least, kailangan ka merong direct exposure sa kaliwa at saka sa kanan. Yan yung binary activation natin. Okay po? The rest po niyan, lahat na nang papasok dito sa kaliwa mo at sa kanan mo ay nag-i-income ka na dyan. Okay? Malino tayo dyan ha? Ngayon, long-term residual income. Yun, ako po. Ito yung matindi. Yung ating residual income. Bakit po? Ito ang aking isa sa aking nagustuhan. Pinaka-aking nagustuhan. Bakit ko tinatrabaho si Crowdman ngayon? Bakit ako nagtuturo ng tao? Bakit ako nagsasalita ngayon? Bakit po? Ito ang salarin. Isa sa mga salarin. Residual income. Residual income, it means matagalang income. Hanggat nandyan si kumpanya, makakatanggap ka ng pera. Sa ayaw mo sa gusto, bibigyan ka ni Crowdman ng pera. Ganyan po yung residual income na yan. Okay po, ano-ano yung mga nandyan? Yung mga rank na yan. Okay po, dito po meron tayong tinatawag na team leader, coordinator, manager, director, president, senior president, at saka ambassador. Okay? Ngayon, dito, pagka na-reach mo na, okay, yung level, kahit na anong level dyan, hindi ka na pwedeng bumaba. Wala kang dapat i-maintain o dapat na maging kota para ma-reach siyang mga rank na yan. Nakadepende na sa'yo. Kung masipag ka ngayon, bukas tamad ka, walang problema. It's your choice. Okay? Kung masipag ka araw-araw, walang problema. Mas madali mo makukuha yung residual income mo na mas malaki. Okay po? Pag team leader team leader rank ka, meron tayong tinatawag niya, team leader 1 star, 2 star, 3 star. Pag yan ang naaabot mo, ito yung nagiging income mo. Pag nilinaw ko po dito, minimum income po ito, ha? Ibig sabihin, pag naging team leader 1 star ka, ang naging income mo na dyan ay 50 euro na po. At pag na-reach mo na yung team leader 2 star, 50 plus 50, kaya naging 100 euro. Hindi po 150 euro, ha? Okay? Ngayon, naging 100 euro na, pag na-reach mo na yung team leader 3 star, 250 na ang total income mo. Okay po? Hindi po pwede na 250 plus 50 plus 100. Total na po yan, total nito na po yan. Simula sa umpisa noong naging team leader 1 ka. Okay? Ganun po yan. Habang nare-reach mo yung rank. Okay? Ako po, coordinator 1 star. So, naka 500 euro na po ako. O, di ba? At saka dito, hindi mo po pwede sabihin na pagka-coordinator 1 star ka, mga hype ka ng tao. Kaibigan, sali ka dito. Kumita na ako ng 2 million dito. Ako sayang, hindi ako ituturo ko sa iyo lahat ng ano kailangan. Hindi mo pwede sabi tapos malalaman-laman na ano, coordinator 1 star ka, 500 euro pa lang ang nakikita, 30k pa lang. O, di ba? Hindi mo pwede sabihin, at saka sabihin mo na coordinator 1 star ka, wala nga akong kinita yan, kahit na ano, kahit na 100 pesos, wala nga akong kinita dyan. Pero coordinator 1 star ka, hindi mo rin pwede na sabihin yan. Kaya transparent po yung aming dashboard, yung aming system. Okay? Hindi ka pwede magsisinungaling dito. O mga hype lang na tao. Ito po, ulitin ko po, minimum income pa lang po yan, ha? Ngayon, pagka-manager na ka na, ito yung nagiging income mo na. 5K, 10K, 25K, euro po, ha? Okay? Yan, yeah, director ones. 1 star, 2 star, 3 star, 50K na po yan. 3 million na po yan. O, million na nausapan.
Oh, di ba? Minimum income 3 million. Okay na ba sa 'yon? Oh, president, oh, pag na-reach mo na president, yan na 'yung nagiging income mo. Pagka senior president, ganyan na po 'yung nagiging income mo. Yan, yan. Million na po. Oh. Ngayon, billion na po 'yan dito sa ambassador. Sa pera po natin, 20 million, 40 million, 80 million. Oh, eh pag yan na na-reach mo, ay matindi. Ah, di ba? Namumroblema ka na kung anong bibilihin mo. Ito naman 'yung ating tinatawag na per month, okay? Yan. Ito yung nakukuha ko. Ito yung aking residual income. So, hanapin natin yung akin. Yung coordinator one stop. Tadaan! 100 pesos. O, di ba? At least, hindi ako nasisiro. Pero, kumita na ako ng 30,000. O, di ba? Kasi, hindi ako makakontento hangkat hindi ko nare-reach your director one star. Ito yung 33,427. Okay? Tumataas pa po yan. Ito, nakadepende po ito. Okay? Doon sa atin nagiging income sa mga kumpanya. Okay? Doon po nanggagaling ang perang pinamimigay dito. Hindi po sa tao, ha? Kagaya na pinaliwanag ko kanina, hindi po sa tao nanggagaling ang pinamimigay dito. Doon sa 80% ng aking nabanggit, yung ating profit share. Yan. Doon po nanggagaling ang perang pinamimigay dito. Pinampapasahod, pinamimigay sa mga bonus-bonus na sa mga bonus na meron tayo dito. Yeah, so pag ito na-reach mo director one star, yan lang kailangan natin. Pag yan na-reach mo, okay? Kahit na natutulog yung alaga mo po sa habang nakabakasyon ka, abay, sa ayon sa gusto, magkakaroon ka ng residual income. Okay po? Malinaw tayo diyan, ha? Ngayon, pasok tayo dito sa libre. Streamline bonus. Ngayon dito sa streamline bonus po natin, kapapasok mo pa lang ng Martes, okay? Miyerkules, meron ka nang 1.25 euro kaagad-agad. Okay, wala ka pang ginagawa. Inaaral mo pa lang ang business, meron ka ng 125 euro every Miyerkules pala. Okay? Pag white package ka, okay po. White package hanggang level 4 ka lang para makuha mo 5 euro, 0 euro, kailangan apat na 'yung direct sponsor mo na white package ang binili. Okay? Pag black package ka naman, hanggang level 8 ka lang, 37.50 euro ang iyong makukuha diyan. Dapat 8 direct sponsor ka na. At pag gold package ka naman, hanggang level 12 ka lang, dapat ay 12 na yung tinatawag natin na direct sponsor mo dyan. At pag titanium ka naman, okay, hanggang level 20 ka na, sagad na yan. Dapat 15 kaparehas mo na titanium yung direct sponsor mo. Oh, kaya medyo mabigat-bigat yan. Ang weekly mo, 1,125. At kapag titanium pro holder ka, plus 8% ka weekly, anuman ang level mo dito sa streamline bonus. Yan yung advantage, okay, ng Titanium Pro. Ako po, Titanium Pro holder din po ako. Okay po, kami po mag-asawa. Yan. Ngayon, yung lahat ng ating nakokolekta dyan, dito na napupunta sa Crowd1 Rewards natin, na napipay out natin quarterly, yung 40% profit share na aking naipaliwanag kanina. Hindi po itong numero na inyong nakikita ngayon. Ito po yung ating ilalagay sa stock market. Okay po. Ito, mayroon pong computation yan kung ilang porsyento ang makukuha mo dito sa 40%. Okay po, ganun po yun na napipayout natin quarterly. O, mas malaking crowd on the rewards mo, syempre, mas malaki ang iyong makukuhang dividendo. Yan. Ganyan po nangyayari yan. So, residual income, May 15, nagkakasabay po yung residual income saka yung dividendo, yung crowd on rewards. Bilang ka tatlong buwan, magsasabay ulit po yan. So yun, meron po tayo nakukuha incentives cruise sa pagka tayo po inarilis natin ang director one star. Okay, 1 week ka po dyan na ayahayang buhay kahit na anong gawin mo dyan. Okay, ngayon po, payments of methods po natin ay Bitcoin saka Ethereum. Bank transfer po natin, available lang po yan sa bansang Europa. Sad to say, doon lang po available yan. Pero, meron tayong tinatawag na mas mabilis. Okay, dito kasi may mga kaltas pa rito. Sa Bitcoin, Ethereum, bank transfer, may mga kaldas pa dyan. Para ma-pay out mo yung income mo nang walang kabawas-bawas, aday, syempre, sinong may gusto na may bawas ang income? Ah, diba? Dito tayo ngayon sa gift code. Ito yung ating tinatawag na local currency. Sa loob ni Crowd1 ito nangyayari. Bumili ka ng gift code at saka mo pwedeng ibenta yan. As long as na meron kang 990 business points sa iyong account balance, able ka nang bumili ng isang white package na gagamitin ng isang tao na magme-member. Okay?
6,000 po yun. Hindi mo pwedeng taasan, hindi mo pwedeng babaan. Bawal na bawal po yun. Kapatid, pakiusap, huwag na huwag mong gagawin yun. Bakit to? Pwede ka matanggalan ng account dito. Sayang pagkakataon. Okay? Ngayon, meron tayong tinatawag na inaantay na Crowd 1 card, Visa card. Sa ngayon po, inaayos na po yan. Soon ay darating na po ito. Pero, wag natin sasabihin, ay sinabi ni Coach Tristy, meron daw Crowd 1 yung Visa card ah. Huwag po natin sasabihin na ganun. Okay? Kasi po, inaantay pa po natin. Pinaprocess pa po ito. Yan. Tapos, meron tayong World Largest Online Events. Recognition, motivational training, launches ng mga bagong product natin at saka kung ano yung mga updates sa ating product, sa ating business. Ngayon po, Crowd 1 Impact. Yan. Ay, 600,000 within 48 hours. Ay, nagiging Crowd 1 Impact. 132 countries within 48 hours. Yan yung naging Crowd 1 Impact. Abay, isang pulutong ng sundalo, nagsiseminar sa Crowd 1, yan po yung naging Crowd 1 Impact. Okay po? Yan. So, top education po natin ay sa si MLM expert na si Peter Jacobson. Tuwing alas dos po yan ng hapon, lagi sa Europa. Yan. So, your next move. Yan. So, ano ba dapat mong gawin? Ano ba yung deepest why mo? Know your why. O. Kung ano yung bakit mo gagawin itong business na ito. So ako po, yan po yung aking deepest why. Sila po yung aking mga mag-iina. Yan. So syempre, bilang isang OFW, masakit na malayo sa kanila. Okay, di ba? Masakit yung lagi mo silang iniiwanan dito sa Pilipinas tapos ikaw yung mag-isa doon sa kabilang bansa. So ngayon, wala akong ibang gagawin kundi gagawin kundi idire-diretso ko to pa, mas lalo kong paigtingin kung ano yung ginagawa ko, mas lalo kong aralin yung business na ginagawa ko, mas marami akong maturuan, okay, mas marami akong nakakausap, okay po, mas pinag-iibayo ko yung ginagawa ko ngayon, makukuha ko yung aking goal, okay, sa pamamagitan ng pag-iisip kung ano yung meron ako ngayon. Sila yun, sila yung mga pamilya ko, yung wala nang tutumbas pa. Okay? Priceless. Sa madaling salita. Sila ang dahilan kung bakit ko ginagawa ito. Gusto ko na mag-forgood bilang sa OFW at gusto ko maging director one star. At least director one star para kahit papano, araw-araw nakakasama ko sila. Yan. So, set your goals. Yan. So, dapat make yearly goals, monthly goals, weekly goals, daily goal. Yan, dapat siguro sa tingin, pagkasinabing set your goals, dapat every day dapat meron tayong nakakausap na tao. Okay? Sa loob ng isang linggo, dapat maging team leader na ako. Okay? Sa loob ng 3 weeks, dapat maging coordinator na ako. 6 months, dapat maging director na ako. Ganun po yung goal natin. So, mag-set po tayo ng goal na ano yung dapat natin na makuha. Ngayon, next po natin ay follow trainings offered by the company and your leader. Yan. So, dapat pag may mga ganito mga klase ng webinar, dapat natin na umattend. Okay po? Kasi dito po, iba't ibang klase ng speaker, okay? Motivational, iba't ibang klase ng tao, iba't ibang tao, yung maririnig natin dito. Kagaya ko rin po, ang iyong aking natutunan ngayon ay natutunan ko sa iba't ibang tao. Yan. So, create prospecting plan. So, make an action plan, plan to action, and then review your action. Create list of ideal prospects. Yan. Identify ways to meet them. Divide into 2 lists, need and want. Okay? So, develop 10 questions for each prospect type. Set specific goals and expectation. Schedule weekly time to prospect. So, dapat po ganun. Yung ating prospecting plan, nakaano po yan? Kumbaga yung pinaplano natin lahat yan. And then, yung paano natin sila kakausapin, anong araw, anong oras, anong date, dapat nakaplano po yan. Okay? Malino tayo dun ha. So, yun po. Tapos na po tayo. So, lagi namin sinasabi dito, impossible is nothing. At samahan natin ang panalangin. So, bago po ako mamaalam, please subscribe to my channel, Mr. DTV. And then kay 315 UK, kay Mr. Anthony Melendres, sa ating 01, si Crowd 1, Team Europe, International, yan. Kay Doctan Videos, yan. Kay Ate Jen Ventures, kay Sir Lee Dreamers,
Sir Leo Limbo, kay Ma'am Risa, okay, sa ina ng ating ambassador, at saka kay Ate Weng, okay po, kay Ma'am Megalisa Vlogs, kay Ma'am Chari Dumaisip, yan, kay Ma'am Heartwits Vlog, at syempre kay Sir Eric, yan. So, dalawa kay Sir Eric, please subscribe to our channel and please support us. So, yun po. Muli po, ako po si Coach Resty Diaz. And then, sana po ay meron po tayong natutunan sa aking munting alin na presentation sa inyo. So, back to you, Ma'am Maricel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay po. Ayun, ako, thank you naman. Talaga namang level up na level up, Sir Resty. Munti ka na namin hindi nakilala. Ikaw ba yan? Ayan, thank you naman. Talaga namang, no, okay lang kahit at madaling araw na sa atin. Ano, talagang madaling umaga na. Yan, umaga na siya.